ay ang trabaho ko ay no Supreme Court. Ang importante po yung trabaho naman natin na bilang gobernador at trabaho ng bawat departamento, ng bawat local government officials ay gawin po natin ng tama. Hayaan na lang po natin yung proseso, yung buong trabaho na para sa atin. Opo, tapos na po yung usapin sa TRO kasi nag-lapse na po yung period kung saan pwede pa makapagawa ng TRO. Kaso sa pag-alam ko yata parang hindi na po part of the procedure po yan, binigyan na po ng Supreme Court ang omelet ng 10 days to comments about the petition of the government of the TRO. So, pero hindi pa rin sila. So, TRO, sir, lalabas nila or status quo ante ordinem? I don't know. Depende po kung paano po nila i-appreciate yung petition. So, pagdating po to sa TRO, nakalampas na po yun, naglaps na po yung period. So, nakipag-usap na po kayo kay TRO? Hindi po. Kasi in the past few days po, ang focus ko po yung transition period po ng ating pamamahala. Gusto ko po naman na magtuloy-tuloy yung serbisyo. At in-announce ko nga kahapon, lahat po ng programs and projects na naiwan ni Governor ER Ejercito ay wala po pong dahilan para po yun ay putulin. Yung pong health programs, yung pong scholarship programs, yung pong mga pending na infrastructure project, lahat po yun ay itutuloy. Ang trabaho ko po ngayon, ituloy po yung mga gandang programa at mag-isipan ng pagdagdag na mas mapapakinabangan po ng ating lalawigan. Yung po ang aking pong sinabi kahapon po sa flag ceremony. At inihahanda po natin ang ating sarili sa talagang napakaraming problema pero ina-address na po natin. Sir, comment yun na lang yung sabi niya sa separate loan district. Hiningi po ang position ko ng honorable chair ng committee ng local government, Senator Bong Marcos. At ang sabi ko nga po, kung hindi po, kung na-meet naman po lahat ng requirements na tinatatahanan ng batas, at suportado po ito ng lahat ng barangays, suportado po ito at sinusulong ng pamunuan po ng Binyan. At bilang ako ang ama ng lalawigan, ay inirespeto ko po naman ang desisyon ng mga pamunuan ng Binyan at ng 2nd District ng Laguna na magkaroon po sila ng isang representation po sa Congress as congressman.